morning mga tol. Dito tayo ngayon sa Valenzuela, Palasan, Valenzuela. At ngayon, tatry lang natin ang binili kong setup for moto vlogging. Nakabili nga pala ako ng second hand na GoPro 2018 sa halagang 5,000 pesos. Kaya sulit, binatulang ko din. Kahit una, nag-hesitate ako. So, sa safety din, pag may biyahe kami ng misis ko, ng partner ko, kasi ginagamit namin is itong Mio Aerox natin ngayon. Kasi sobrang traffic talaga dito sa Manila kapag gamit mo yung four wheels mo. Talaga ubus gas mo, 500 pesos, balikan lang from QC to Valenzuela. Etong motor ko, 200, umaabot na isang linggo. Kaya ito, tatry lang natin. Ang ginawa ko palang setup is itong ano, GoPro 2018, then nilagyan ko lang siya ng DIY microphone from our Samsung earphone. Napanood ko sa mga vlogger na nilalagyan nila ng mga dead cat. Ako, tinry ko, nilagyan ko muna siya ng foam kasi naghahanap ako ng dead cat. Ang mahal sa Lazada, kaya naghahanap muna ako na baka pwede. Kasi may mga dogs ako, may mga husky ako. Baka pwede is yung bulbul nila pag naglugas. Yun, na-try natin ilagay. Pero ngayon, ito muna ang DIY ko. Test natin yung video quality nitong 2018 na GoPro and itong DIY ko na mic. Baka naman worth it naman kahit DIY lang. Kapag maganda yung quality, hindi na, umibili ng dead cat. Ito na lang muna, tatry natin. So ngayon, nandito ako sa Valenzuela pa din. Tatry lang natin umikot-ikot dito. Ayoko itry sa MacArthur kasi sobrang traffic dun eh. Dito tayo, maluwag dito. Ito nga pala yung lugar na to. Ano to? Sikreto daw ng mga ayaw dumaan sa checkpoint sa MacArthur Highway. Itong daan na to, papuntang Bulacan to, papuntang Norte, papuntang Pampanga. Pag dinire-dire-dire-dire-dire-diretso mo yan, labas mo dyan, Bulacan. Pwede ka lumabas ng Balagtas, pwede kang lumabas ng Tabang, pwede kang lumabas ng Malolos na, o pwede kang lumabas sa Hagonoy. Pero itong way na to, kapag ayokong dumaan ng MacArthur, ayokong mag NLEX, pag naka 4 wheels ako, dito ako dumadaan. Kasi sobrang luwag din ang daan dito, maganda ang daan dito mga papi. Dito, pag kumaliwa ka dito, is papunta naman to ng Malabon, tsaka Navotas. Pag dire-diretso mo yan, labas mo dyan sa may Malabon, sa Navotas na papuntang Rojas Boulevard. And dito, ito na, dire-diretso pa, Bulacan na to. Oban, ito lugar na to papi, ano na pala to? Oban doon na, hindi na Valenzuela to. Ngayon lang din pala dumating yung in-order ko sa Lazada na SD card. Nabili ko kasi itong GoPro 2018 is walang kasamang SD card. Kaya hindi ko sinatry dati. Last Sunday ko pala siya nabili. Then ngayon dumating yung SD card. Bumili lang muna ako ng 128 gig. Hindi ko kasi sure kung pag nagbablog ba talaga or pag may biyahe, ilang gig yung or memory yung nakakain bawat video mo. Kaya tinry ko muna, it's 128. Kapag kulang, bibili. Kapag sakto naman, pwede na. Pero plano kasi bumili pa ng ano eh, ng isang ano pa, action cam. Dito ko siya ilalagay para may, para kita tayo. Siguro doon, bibili din ako kahit 128 lang or 64. Basta itatry muna natin to mga tol. Ito nga pala ang ano, Obando Church. Yung Obando Church na yan, ano, pinapaniwalaan ng mga mahirap magkaroon ng anak. Diyan, sinasabi nila, sumasayaw sila diyan sa Obando Church na yan. At napaka-effective yung mga kakilala ko na hirap na hirap makagawa. After nila sumayaw diyan, naku, sunod-sunod. Nahiyang eh. Ayun, isang kilala ko, ngayon 5 na anak, magkakasunod-sunod ang kanilang edad. Tsaka kung mapapansin nyo dito sa Obando tsaka dito sa Valenzuela, ang daming mga trike na ang lalaki ng gulong. Hindi siya yung
normal na ano eh, pedicab na tawag natin sa Manila, na maliliit ang gulong. Yan, ganyan, ganyang gulong lang. Pero ito mga to, lalaki ng gulong. Parang 29ers ata ito mga to eh. O, higit pa. Kasi nga dito sa Obando at Valenzuela is bahain talaga dati. Pero sa amin sa Valenzuela ay pinataasan na ng aming mayor na si Mayor Rex. Kaya shout out, hindi na masyadong bumabaha sa amin. Ito, kaya gustong-gusto kong dumadaan dito is ito lang, ganto lang mga dumadaan dito, mga trike, mga jeep na galing Obando papuntang Valenzuela. Wala kang makasabay na mga truck. Okay, madali na walang na hindi iniintindi yung mga riders kung mababangga ba nila. Dito wala. Maluwag ang daan. Na-try lang natin ang quality nito. Di ko alam kung rinig na rinig din yung exhaust ko, pero maingay kasi exhaust ko ngayon eh. Naka JVT V3 ako na exhaust ngayon. And kung nakaka-apekto ba na hindi tayo sa voice quality ng pagsasalita ko, para may adjust natin. Yung iba, ang mga taga-Valenzuela, kapag gusto nila sumubok ng top speed, merong spot dito na medyo mababa. Siguro mga around 100 meters na maluwag talaga. Pangs nito. Push to my zeno. So, ko din i-check yung video stabilization nito kung okay, kung di ba siya maalog at pag gumagalo-galo ka, kasi mayroong mga ibang action cam na once na tumingin ka sa ibang view, medyo nakakahilo sa mga viewers, medyo maalog. Ang sinabi, ang GoPro is maganda nga doon yung video stabilization niya, kahit GoPro 3 or 4 lang. Pero nung nakita ko, medyo matagal na pala ang 3 and 4. Kasi first time ko lang din naman bumili ng GoPro talaga. Kaya no idea. No idea ko dito sa GoPros na to. Mga action cam. Wala talaga akong alam. Kaya nung nakita ko itong GoPro 2018, gulat ako. Ang mura, 5,000. Tapos may display na siya sa likod. And take note ha, itong GoPro 2018, ang dami kong nakikita sa YouTube na pwede mong i-hack to GoPro Hero 5 yung firmware niya. Magkakaroon siya ng 4K resolution of video. Kasi ngayon 1080 and 1440p lang ata yung meron siya na option. So hindi ko pa tinatry kasi hindi naman ako techie talaga na baka masira lang tong unit natin ngayon eh. So siguro pagpasok ko sa Monday, papacheck ko sa ano, sa IT namin. Eh yun, hacker yun eh. Magaling ano talaga yun. Kahit ano yun, kahit mga Facebook ng gusto kong ipahack, na-hack namin dahil sa kanya. Paano natin? Patawag, root. Root daw yun eh, root. Parang sa cellphone or sa iPhone jailbreak. Papagawa natin 4K, tatry natin. Pero ang downside niya lang, sabi, is kapag upgrade ka ng firmware ng GoPro Hero 5, eh mabilis daw malubat. Pero bumili na din naman ako ng extra bat sa Lazada na Telecine. May Telecine, may charger siya, charger box and 3 slots ng battery, and may kasama siyang dalawang ano, charger battery na. So in total, meron tayong 3 battery ngayon na for in case na palubat, makapagpalit tayo. Diba? Kanina pa, para wala masyadong dumadaang sasakyan dito, puro trike talaga. Ito nga palang Aerox natin is Aerox Esto 2019 model. Original color nito is yung pearl white. Yung talaga pinagusto ko dati, pearl white na yon. Kaso, meron akong kapitbahay. Nagpipintura, second floor sila, first floor kami. Nangyari, ginabi ako that time, tinamad. Oy doggy, pinaid ko lang muna sa ano, sa tapat lang mismo ng bahay. And sakto, hindi ko naman expect na may mangyayari. Ayun, gabi na yon,
nagpipintura, pagising ko ng umaga, hindi man lang ako kinatok, pagkita ko, pinupunasan na yung motor ko para tanggalin ang pintura. Ang masama pa is, pinupunas is liha. So, galit ako, sabi ko, bakit di mo na lang ako ginising para ako na lang natanggal? Kasi, kahit paano, alam naman natin kung paano tanggal yun. Fresh pa naman yung pintura, matatanggal pa naman siguro ng tubig at basahan na malinis yun. So, nangyari, pinarepaint ko siya. Gastos ako 7,000. Color pala nito is sunburst yellow. Ginaya kay SIR, Honda Civic SIR. Ito, itong lugar na to, napakadaming bikers dito. Ito, kapag talaga maulan, hindi ako dumadaan dito, umaapaw yan. Baka dito ba? Nakakatakot dahil kapantay na ng tubig yung daanan. Hindi mo alam na nasa tubig ka na pala, mashoot ka dyan. Gago! First time lang natin to gagawin. Nahiyain talaga ako, shy type ako eh. Dahil gusto ko lang mag-document ng mga napupuntahan ko, mga tours namin, ng mga kasama ko pag nag-aya sila. Gusto ko lang para may ano din ako, remembrance. Hindi lang puro sa isip, para pag may kwentuhan, kwentuhan ng touch speed, kaya hindi tayo nagmumukhang sinungaling. O may na witness tayo ng pangyayari and ikakwento natin eh, para may patunay tayo. Ito, bagsakan pala yan ng ano, ng mga isda, mga seafood dito. Ayan, mga bikers, good morning mga bikers. Sige lang. Subukan naman natin na naka-open ang visor natin, pakinggan natin kung anong tunog ng voice quality. Kanina kasi yung visor natin naka-close, so gusto ko lang din ma-compare kung ano, kung okay ba na naka-close or kapag naka-open na sobrang lakas na ng hangin na hindi na maintindihan. Hindi na ako, pag nagsasalita ko, hindi na maintindihan. Kaya itatry natin siguro kahit mga 5 minutes tayo naka-open visor kahit wala na tayo marinig. Gusto ko lang talaga siyang masubukan na ito si Doggy oh. Mga habol. Oh, luwag diba? Sarap dito, sarap bumiyahe dito. Ah, gustong-gustong pinabiyahe ito. Diba? Mga around 200 meters meron din yon. Ito, sinarado ko na ulit yung ano ko, visor ko. Napakasakit sa mukha ng hangin. Sakit sa mukha. Dito, pagpupunta din pala ako sa aking mekaniko, dito ako dumadaan. Kahit taga Valenzuela kasi ako, maraming mga mahusay din na mekaniko dun. Mekaniko ko, taga Malolos. Si Papa Norman ng Team Breakaway. Sa kanya ako papaayos ng motor. Di ako nagpapakalkal sa iba. Mio days pa lang, talagang si Papa Norman maasahan na. Hari ng four bulbs yun. Malupit din naman, matibay ang gawa ni Papa Norman. Matibay talaga gumawa. Ngayon naka-ECU ako, pero hindi pa ganun kaayos yung tune. Kasi nga, nagpalit nga ako ng pipe from WF-V2. Tinry ko itong JVT-V3 na wala lang. Okay din naman ang WF-V2, wala akong masasabi. Okay na okay sa performance.
Itong JVT V3, okay din naman sa akin. Kahit na hindi pa siya nakatono. Kasi gamit kong mapa, it is yung mapa pa ni WFV2. Kasi yun yung sinet namin ni Papa Norman dati sa ECU ko na UMA M5 na pang WFV2. Eh isipin mo, tubo ng ano, yung tubo ng WFV2, aliit. Eh ang V3 napakalaki. Kaya hindi pa talaga nakaset to. Kaya hindi natin makuha yung tamang top speed pa natin, tamang sibat, arangkada. May mga times na nag-aano siya. Pero sa akin, dahil siguro may set na ang aking makina, hindi ko na masyado naramdaman yung sinasabi na pag JVT V3 is sungaw. Sa akin wala, hindi ko ramdam. Parang same feeling lang nung naka WF V2 ako. Same lang sila. Siguro pag papa-tune ko to kay Papa Norman is hindi ko na lang din papabura yung WF V2 map ko. Isisave ko lang para papalit-palit lang ng pipe. Eh ano ako eh, tawag sa akin di mapa, mapakali. Pag nagsawa, palit, swap. Para may mapa na ako ng WFV2 tsaka JVT V3. Naka shorts lang pala ako ngayon dahil tetest ko lang naman talaga ito eh, itong binili kong set na GoPro tsaka yung mga dumating na order ko from Lazada. So try lang natin. Eh sa pasarap, dire-diretso na siguro, imbis na bumalik tayo same way, gawin na lang natin is pabalik sa Valenzuela is mag MacArthur na lang tayo para ibang view naman. Saka baka may makita tayong masarap na pagkain. Umalis kasi ako ng bahay, tulog pa si Mrs. Para matuwa-tuwa naman na may pasalubong tayo sa kanya. Tampuhin yun eh. Sabihin, umalis tayo ng hindi kumikis. Napansin ko dito sa motor ko, napakatipid. Tignan mo naman ang KPL ko, 42.6 kilometers per liter. Tipid mo yun? Ah, saka nga pala sa mga nagtatanong kung no, nagkarga ako, nag-bore up ako, nag-set ako ng makina ko, kamusta ang gas consumption ko? Ito, napakatipid. 42.6, minsan kapag long ride umaabot pa ng 50 kilometers per liter. Pero pag nasa city driving, pag napapasok ako ng work sa Manila, is nagre-range lang ako ng around 30 to 35. Pero which is good, na hindi pa naman ganun kalakas, hindi ganun katakaw, tipid pa din. So pag dinire-diretso mo yan is papuntang Malolos. Pero hindi na tayo diretso masyado ng malayo eh. Dito na tayo. Saka na tayo papuntang ano to, pabalik ng MacArthur sa Baligtas, Bulacan. Pero sa totoo lang, pag galing ka ng Metro Manila, syempre mas maganda dito ang daan mo sa MacArthur. Mas maluwag, mas mabilis. Hindi ko na papasok sa looban. Pero kagaya namin galing Amanaba, mga Valenzuela, Malabon, Navotas, Caloocan, pwede kang dumaan dun sa dinaanan natin kanina sa may Obando. At lalo na kung ayaw dumaan sa mga checkpoint, kasi doon wala nagche-checkpoint. Hindi ko sinasabi yun para sa mga ano, para sa mga hold-upper, mga carnapper. Hindi para sa inyo yun, para sa mga matatanong tao lang yun. Baka nakakuha kayo ng tips sa akin doon kayo dumaan para hindi kayo ma-checkpoint. All time favorite na Mio 1 Japan.
ito kapag dyan, kumaliwa ka dyan, labas mo is Giginto. Giginto na ang labas mo dyan. Pero ito, pag dire-dire-dire-diretso natin is Balagtas, Bulacan. Jollibee, Balagtas, straight ahead. Bahay nga pala, meron akong tatlong husky. Yung husky mom ko, pati yung dalawang husky pup niya. Yung husky pup niya, isang woolly at isang standard. Isang black and isang copper. Yung isa namatay, back to back woolly ko. Heat stroke. Nga pala, kapag pangit yung voice quality, pangit yung video quality, please comment down below para ma-improve pa natin yung quality ng video natin. Ito na, MacArthur na tayo. MacArthur. Arthur, Balagtas. Pangit pa din ang daan, dami pa din mga lubak-lubak, pero mas grabe dati to, butas-butas talaga. At least ngayon medyo okay na, pero bakit ganun? Sira-sira agad. Gagawa lang nito. Oh shit, umaambon ata. Puta. Ay putang ina, umaambon nga. Gago. Umaambon. Ay nako, umaambon. We need to rush. Umaambon. Pero syempre, kailangan safety pa din, pero we need to rush. Maambon, grabe. Ayan na. Maambon. Nabutan ng ulan. Di ba masisira tong GoPro? Hindi siya nakalagay doon sa akin. Sa waterproof na lalagyan niya. Nakandun lang siya sa black. Hindi ko alam ano tawag. Doon lang siya sa black na lalagyan. Alam ba to na nababasa-basa siya, pero splash lang naman, hindi pa naman ganun kalakas dahil ambon pa lang. Sana hindi masira. Pag nasira, bye bye. Sayang 5k. Ito, Marilao Monumento. Medyo nakawala-wala na mga pre. Nang asar lang talaga ang ulan. Lalaw yun eh, si Konsi yun eh, Konsi ng Obando, si Konsi Aris. Alam ko ito, Marilao na to eh. Bukawi pa din. Ito, Marilao na to, Marilao. Ganda na lang daan dito. Продолжение следует...
May kawayan, dami rin mahilig sa motor dyan. Dyan, dami rin bilihan ng mga parts dyan. Gold bolts, shocks. KPL pa rin natin is 42.8 kilometers per liter. Re-reset natin yan para ma-monitor natin yung KPL ko kapag nasa city ako, city driving, para makita natin paano ba talaga ang KPL ko city driving. Kasi pag hindi mo na-reset yan, galing ka sa mga stretches, mga wala masyadong traffic, eh parang i-ano pa rin niya, i-average, kasama pa din yung tinakbo mo dun sa i-average niya. So hindi, parang hindi accurate. Kaya maganda kung nasa CP ka na, i-reset mo na lang din. Dito na tayo mga papi. Dito na tayo mga tol sa Malanday. Part ko ng Valenzuela is hindi na ako diretso, dito na ako dadaan sa may Malanday papuntang sa amin sa Palasan. Ito na. Ayan, dito tayo kanina dyan sa may San Diego Church. Dyan, kumanan tayo dyan, tapos kumaliwa papuntang Obando. Pero ngayon dito, kakaliwa na tayo papuntang Palasan. Mga pare, dito na tayo. Subukan natin, papakinggan ko kung ano yung output ng ginawa nating kalokohan ngayon. Yan na. Thank you, mga pre.